Nako. Ay! Ginamit na ano? Duodelubyo. Ex-Borg Eudora. Ang apoy at ang kidlat. Alam mo ba? Tingko, Lancelot nyo na to eh. Pwede. Lebron, Lancelot mo na. Huwag ka nang mahiya. Nahiya ka pa, Kuya Lebron. Huwag ka nang mahiya. Alam mo ba, Kuya Wolf, maniniwala ka ba na Mali. Ang kidlat ang isa sa pinakamalakas ang pinakamalakas na uri ng apoy? Hindi, pero bakit? Well, kung hindi, mali ako. Pero kung tama, ito ang explanation ko. Sige, sige. Kasi sabi nila, ang apoy, kapag lumakas, magiging blue. Okay. Eh, ang kidlat, your team is blue yun. Tsaka ito, ito pa. Sabang explanation. Nanonood ka ba ng, Avatar? Sabi ni. Totoo sabi yan, totoo to, naisusulat. Hindi, sa bagay, totoo naman kasi. Totoo yan. Kasi guys, totoo naman kasi sa story. Totoo naman sa buhay, real life naman ito, kasi ha? Based on real life ang Avatar. Bukod doon, pasensya na kayo sa drop ha. Ito ha, kwento ko sa'yo. Kuya sige, Bud. Sige. Naalala mo nung panahon ng mga caveman? Nung panahon nina Kuya Jun. Ni Uga. Ni Uga. Ni na Patar. Ni na SpongeGar. Tsaka si Squag. Naalala mo yun, nung panahon. Ang nangyari, nung kumidlat, nagkapoy. So, mauuna ang kidlat. Tama. Kaya pinakamalakas na uri ng apoy ay kidlat. Kasi ang apoy nanggaling lang sa kidlat. Totoo yun. Naisusulat yun. Panoorin nyo yun. Mapapanood mo pa yun. Yung story ni na Patar. At ni SpongeGar. Tandaan mo, bago pa magkaroon ng apoy, meron ng asin. Bakit na naman yan? Hindi, may asin na agad si ano nun eh. Ayoko, si Patar. Sige, again guys, with that story, makikita natin, ang punto namin dito is, ang sakit ng Exborg, which is apoy, at Eudora, which is kidlat. Tama. Na ipantatapat dito ng side ng team Hypebeats, ay ano? Mga ano elementos? Mga ano to, mga diwata. Mga diwata. Ang diwata ng kahayupan, itong si Popol. Ang diwata ng mga ng kagandahan, itong si Matilda. Ang diwata ng kadiliman, si Alice. Si Roger. Si Roger, Ay si Roger kasi mythical creature. Werewolf. Ang diwata ng kadiliman si Alice at ang diwata ng katauhan. Sino? Sila pala po. Pero eto na, kidding aside guys, natapos yung ating draft. Pag-usapan na natin ang mangyayaring laban. Ang laban ng elemento, apoy at kidlat. Laban sa mga diwata ng Team Hypebeats. Kaibigang Wolf. At lagi niyong tandaan, ang Exborg at Eudora ang pinakamalalakas ngayon ng mga combination. Combination. Bakit nga ba, Kuya Wolf? Kasi malakas yung damage nila. Ganun lang yun. Napakasimple lang. Promise. Ganun lang talaga, literal. Ayun, may kasama pa sila si Ben. For the first time natin nakita si Ding Dong Guantes. Hindi na siya hindi na siya assassin. Hindi na siya gulo-gulo type. Oo. Grok type na siya. Grok type na. Can you smell? Uy, grabe. Aray ko, babes. Oh! Aray, aragoy. Nanginig si Leab doon, Kuya Wolf. Oo nga. Si Leia B. Si Leia B. Ito pa mahirap dyan, yung rock type. Kayang-kaya mang box out. Sa mga jungle na pwedeng gawin ni Kuya Roger. Yan ang tunay na talagang panggulo ng panggulo ng lahat ng kaguluhan. Grok adududu. Grok, ito na. Grok Eudora Dani, no? The duo. The Rock and Thunder. Rock and roll, ito. Rock and roll. Line up. Alam mo kasi, iba si Grok eh. The Pivot Champion eh. Ay, tama. Oo. Kaya nga, nagsasabi yan ng can you smell what the Grok is cooking? What the Grok is cooking eh. Tingnan mo yung ginagawa. Kuya Wolf ha. Ano yun eh. Gawa ganun. Tingnan yung ginagawa. Tingnan mo yung ginagawa, Kuya Wolf. The Grok is cooking ha. Nagbibigay sila ng space. Nagbibigay ng space para dito sa kanyang lineup. Pero sabi ni Hypebeats TV, saglit lang. Masyado kayo mainit, Kuya Wolf, Kuya Manjin.
Si Hypebeats ay nakakapag-farm pa rin. Ang Werewolf ay makati pa rin. Ganda ng mga, yung mga recovery ng mga teams na lumalamang sa Golden. Kasi ang Alice versus the Chang'e. Lamang yung Chang'e doon. Pero tama. Pag tinu-V1, ayun. Talo, Chang'e. Uy, pero makukuha pa rin ni Hypebeats ang Turtle. Siya ang nagdidikta ngayon ng tempo ng laban na to dahil yung Drunk ang kanilang atakiyin. Hypebeats with the pounce. But ngayon, magbabak lang muna ang kupunan ng Hypebeats. Tabla ang Gold sa first 2 minutes ng ating laban. Kung isipin si Roger, ang modern day na Beast, Beast Machine. Beast Transformers, Beast Warriors. Yan ang tinatawag na Beast Mode. Oo. Oo. Hindi kasi, ito ah, sila, di ba si Optimus Prime, Gorilla? Ongoy, Ongoy. Si si Megatron, Dinosaur. Oo, T-Rex. Oo. T-Rex. Si Roger, Werewolf. Oo. Pero sa ngayon, siya talaga yung tunay na. Pero ito, seryosong tanong ha. Paano ba tatalunin ng Werewolf? Ano? Bilang isang wolf. Ba't ko sasabi eh? Hindi natalo kami. Oh. Hindi, kasi di ba, ang vampira, kailangan mo, Asin. Bawang. Bawang. Pala bawang, di ba? Kaya nga nandiyan si Commander Bawang eh. Tsaka silverware. Hindi, silver din sa mga werewolf. Ay, ang kailangan nata ng werewolf, pointy things. Pero, Itagalin mo yung buso. Ng werewolf. Hindi ko alam actually. Pero comment down below. Comment down below kung anong tingin yung kasi down there. Kasi ito ang nangyayari. Si Hypebeats TV lumalakas dito. Kahit na nakakakuha ng kill, itong side ng team, Team LeBron, yung pag-farm ni Hypebeats, itong Werewolf, ay hindi napipigilan. War Axe na siya. Naalala ko namin ang sagot. Sa Werewolf. Silver nga talaga, Min. Kasi ay, hindi. Apoy! Hindi. Kahit ano naman, kahit talunin ng apoy. Eraser. Landslot, di ba? Landslot, counter. Oo. Ano yun? Silver yun eh. Yung Vibranium. Yung yung kay Landslot. Isada. Oo. Ay, silver nga. Silver. Oh. Pareha sa kanila, malakas silver. Oo nga. Tapos kailangan mabulit mo natin. Ay, oo. Silver bullet. Silver bullet. Pero syempre, walang silver bullet. Ang lineup ng Team LeBron. Pero may apoy. Tingnan natin sa sabog ng mukha. Syempre, ni Moss Lim. Pero ang bida, Kuya Wolf, alam mo, kailangan na natin sabihin talaga. Ang tunay na bida ngayon sa lineup ng Team Hypebeats ay walang iba kundi si Hypebeats. 3-0-0. Paano mo pipigilan yung pag-farm nito, pare? Kailangan mo na silver bullet. Silver bullet button. Yun na kailangan. Pero maraming mga silver na espada itong si Kuya Link. So, actually, si LeBron, tama. Ang kailangan lang gawin ay mag-farm. Ayan, number one. Kasi maganda naman ang late game nila. Meron silang Chang'e. Ay, oo. Kasi yung export, masakit din yan sa late game. So, pwede rin yan. Kaso ang problema, bukod sa Werewolf, meron pa silang Popol and Koopa na nangangagat din, pare. Ayan na, ito na yung silverware. Pumasok si LeBron. Comes in with the points. And makukuha siya ng magandang tempo sa Blades. Mawala ngayon yung Popol and Koopa. As LeBron will also back off, pero mas masakit pa rin yan yung pangil na meron si Hypebeats. Naamoy ngayon ni Hypebeats kung nasan si LeBron. Hypebeats mo mapampake. Oy! Bounce in, bounce out. Grabe naman si Chester doon. Grabe si Chester tsaka si Hypebeats. Grabe si Chester! Chester buhay pa. Pero si Hypebeats ang tunay na umaariba. Kinagat si Chester. At ngayon si LeBron, kinagat na din. Kinagat ng 7 Lions. Pero Werewolf pala to. Hypebeats TV. Boom, baraga. Grabe si Hypebeats. Inakit na, in-over the backot si LeBron. Ding Dong. Para lumabot. But, ang ganda ng ginawa doon ni Ding Dong Guantes. Kaso, napa-overcommit yung mga teammates. So, dapat nag-back na lang sila doon. Man, masyado nang masakit si Roger. Roger Toll talaga. Oo. Ito na yung mahirap. Di pa nga nila ginagamit si AMB. Tsaka si Lancelot okay. Si Lancelot, Lancelot okay. Kaso di. Wala. Kasi sabi ko sa'yo, may Lancelot na eh. Yun nga, kanina eh. Kasi sila nag-Lancelot eh. Pero kung iisipin mo, 6-0-1, 100% KDA ngayon si Kuya Hypebeats. Ay, oo. Level 10. Nasa kanya talaga bola ngayon eh. Nasa kanya ang bola. Mukhang kahit pa, ito yung auto-pick ng side nila Hypebeats ay hindi handa ang Team LeBron sa playstyle ni Hypebeats. Oo, men.
paano mo uulihin to? Kailangan, ang mahirap kasi dito, yung lightning ball ni Franzel, pwedeng matouch ni Wolfpounce. Ah, tama yan, tama yan. Di ba? Dodge, double dodge. Double dodge. Play more yun, di ba? Oo. Yung double dodge. Oo, double dodge. Well, tingnan natin. Uy! Kung anong flavor ng mangyaring laban. Leia Beats. Nakakuha na main target. Pero makatamaan siya ng thunder shot. At Victor Shower, walang tatamaan dito. Pero titignan na ang camera si Beats. Pero doon naman si LeBron sa kabila. Tinusok yung Vampira. Pero nako! Kulang sa tasa! Yung espada ni LeBron! Ngayon, alam mo na kung ba't may pantasaan lapis para sana makakuha sila ng kill. And this time, Beats. Pumapumpake pa at lumilipad. Wolf, lumilipad. Lumilipad yung werewolf. This is not allowed. Kakaiba na mga werewolf ngayong 2021, man. Kakaiba na. Lumilipad na. Bagong folklore. Oo. Grabe, talo pa nito pabula, kaibigang wolf. Ang alamat ng paglipad. Oo. Ng werewolf ni Hypebeats. Grabe. Uy, ayun o. Uy, grabe. Grabe. Bounce pass. Kumapas! Sumusuperman, pre! What is that? Ling yun, napatempest of blades. Pero wala nang damage. Ayun na naman! Team LeBron. Hypebeats! Nginangert-ngert ni Hypebeats. Gutom na si Mr. Hypebeats. Napalalim lang siya. But the problem is, ang dami ng naging deaths sa lineup ng Team LeBron. Nasa-cyclonize si MB. Ay, gravy. Gravy talaga. Ngayon, walang magagawa dito si Dingdong Dance. Wala na Dingdong Guantes. Wala na siyang ulti. Bitin, men. Alam mo, Guantes lang ang meron si Dingdong. Kailangan niya ata dito agimat. Oo. Panlaban doon sa werewolf. Wala silang pang-contra. Wala silang silver bullet. Oo. Meron sila silver ano lang. Silver blade. Tsaka ano? Silver toes. Silver toes. Tama naman. Sabi nga ng parokya niya, yung Silver Toes. Alam nga yung big sabihin ng Silver Toes, no? Hindi ko rin alam eh. Comment down below kung naabutan niyo pa yung meaning ng Silver Toes. Feeling ko slang nila yun dati. Kaya nga eh. But then again, going back to the situation, Hypebeats carrying this team right now. May kasama pang tulong ni That's Moxin. Hirap din eh, kasi tingnan mo, mukhang gigil si Chester. Makakuha ng kill. Magigets mo naman, pero ang problema, pag pinanggigilan mo ng isang hero, ang dami na mawawala na, ano, na inubos nyo sa isa. That's Moxin, mabubuhay pa yung Hypebeats ngayon. Rumarat sana. Weapon X! Berserker Barrage! Para kay Hypebeats. Wala, men. Kahit may silver, si Mr. LeBron, Hypebeats. I think this is close. This is near the end na, kaibigang Wolf. Hindi mo na mapipigilan ng Roger ni Hypebeats. Wala na. The unstoppable Roger. Na sinabi nga natin, Roger Toll. Roger Toll eh. Pero ibang klase din eh. Parang yung Popolin Kupa, Maracan Roll, masyado pang late na magkakaroon ng advantage itong team nila LeBron. Mamaya pa sila talaga makakuha ng farm. Yun nga. Kasi Changi ano sila eh. Changeling. Oo, Changeling yung lineup. Eh, Changeling, di ba, inintay mo pa yon? Sa alam mo pa, ikas, bawal ma-interrupt. Oh, diba? Napaka-init, napaka-hirap, kaibigang Wolf, nang pwedeng mangyari. Uy, grabe, nakita mo yung last hit sa Arati, kaso tinamaan nung in-earthgirt ni, ano, ni Kupa, so ni Kupa. Hindi makagalaw. Bitin, 10 beats. 10 beats? 10 beats productions. At bukod sa 10, yung, kung yun 10 beats, itong si Hypebeats, Hypebeats. Ayun, grabe. Sakit na ni Kuya MB. Napakasakit. Kuya MB. In the words of Eruption, ang galing. Lakas nito. Galing ni MB. Kaya natin ito, guys. Gusto yung turners around. Kaya pa ito ni LeBron. Kaya pati ni LeBron. Kaso, ang galing. Focus lang, focus. Oo. Kaya nito, basta objectives lang. Kaso, si MB. Malaki problem to si MB. Si Hypebeats. Si Hypebeats. Alas, ang galing mag-Roger. Napaka talaga, Hypebeats. Grabe talaga mag-Roger to. Oo.
Yun nga eh. Yun nga eh. Biruin mo yung buong ikot na meron si Chibi. X-Bolt, si Oshir. Sinalo lang ni Popol. Kinagat ni Ipitz Jr. Hindi siya makagalaw eh. Kinagat ng Seven Kinagat Lions. Kinagat ng Seven Lions. Kinagat ng Seven Lions. Grabe. Ang lakas ng Seven Lions talaga. Man. Pagka talaga? Ako gagawa ng isang professional team. Seven Lions. Seven Lions. Seven Lions Gaming, no? Oh. Here we go. Chester, nasa loob. Nasa loob din sila palapit ni MB. And Masagan Tower. Uy, grabe, Winter Trenches. Winter Trenches. Sa top lane pa na naman sa Tower. Nag-split type na lang yung Ling na meron si LeBron. Pero si M, High Beats pala, I mean. Grabe. Kumukuha pa rin ng mga extra damage. Roger, pre. Roger na lumilipad. Eh. Roger na lumilipad. Alam mo, parang ipis lang yan eh. Pag naka... Panggang ipis, normal lang, walking time. Hindi ka masyadong di bad beats. Pero pag flying time yung ipis, bad beats kumahalo ka. Ganun din yung Roger. Pag lumilipad yung Roger, matakot ka. Matakot ka talaga doon, pre. Scary, scary stuff. Scary. Scary talaga. Scary. Scary. Sobrang. Sobra scary. Hindi ko na natin Ace Wolf eh. Kailangan ko na iba to eh. Scary talaga eh. Scary, man. Ay, eto. Eto. May, ay, kaso si Kuya AMB. Ay, si AMB. Nabuhay ba? Grabe, nabuhay pa si AMB. Grabe, nabuhay pa. Hindi natin nakuha yun. Oh. Pero okay lang yan. Okay lang yan. Bawi rin tayo. Ang lakas. Ang galing. Hanggang meron tayong base, hindi pa tayo talo. Just focus lang, mga bro. Kaya natin ito. Ayan, sige, kaya clear mo lang yan. Huwag mo lang ayaan makuha na yan, bro. Ang main plan kasi dito, pare, ng team, ano, team... team LeBron, simple lang eh. Simple plan. Kailangan lang. Wag, never give up. Never surrender. Oo. Keep it cool lang dapat. Ah, tama. And make the upgrade play. Kailangan nila dito ng upgraded na pitas. Eh, dito. Ang problema, pang-catch lang nila si Yudes lang eh. Ay, ito layo ng lipad. Ibon mang may layong lumipad. Dapat din na lang niya si Roger. Si Roger. Ay, oy, na, one-on-one sa baba, ah. One-on-one sa baba. That's Leia B attacking LeBron. Naupo. Meanwhile, nandito si Ivy Jr. kinagat. Inaamoy, inaamoy. Naamoy nung K-9. Naamoy nung K-9. Nako. Makatakas, syempre. Pero mabibigyan niyo split push, which is also important. Parang pwede pa yung comeback dito kay Leon, no? Hindi ko alam. Oh. Pero sabi nga ni Mr. Arap, ngayon bro, basta kaya, bro. Focus lang kayo. Magtiwala lang kayo sa mga teammates niyo bro. Tiwala kaya lang. To, tiwala lang. Tiwala lang. Kaya to, kahit magaling. At eto na, tiwala lang. Sabi dito ni Rai Pete, sugod na sila. Habang yung umaapoy doon ay nata-dodge out. Walang damage output. This time, papasok si Rai Pete. Walang nagkapatayan. Pokes lang coming in from both of the teams. But still, nangunguna pa rin ang High Beats TV. And they are now in control para kunin itong Lord attempt na ito. Walang nangyari, pero nagkabatuhan ng mga ultimation. Actually, marami pang ulti dito yung team nila LeBron. So, pwede pa nilang i-go. Go nga, mga ka-brief! Mga ka-brief! Ayan, sige, kuya High Beats. Oh. Mga ka-brief! Uy! Oy, naku mega po. Kill! Nagbumula, syempre, kay High Beats TV. Meanwhile, apat ngayon na tira for side ng Team LeBron. Makuha si LeBron ng isa, pero nagbumula na yung kasama niya si Bronzel. Oh no, di na mapipigilan pa! Uy! Grabe namang wild charge yun. Kaso, dahil siya yung mag-isa, double kill para doon kay Leia Beats. Mukhang ito na ang katapusan. Ito na yata. Ilista mo na. Galit na ang hype beats nyo. 15-1-7. 22 out of 23. Nandun siya, man. Hype na hype. Beats na beats. Hype beats. Ang galing. Okay lang. Bawi tayo sa next game. Tiwala lang. Tiwala lang. Tiwala lang, guys. Ang galing. Basta, huwag na natin bigay ang Roger. Kasi sobrang galing niya mag-Roger, sobrang galing. Better Roger. Better Roger lang. Better Roger. Ban niyo lang yan. Kaya natin yan. What is this?
What a dominating performance nagmumula kay Hypebeats. Di pa naman tapos ang laban, pero nagmumukhang the end is near. The end is near, indeed. Uy! Uy! Kuya Lebron! Pumipilit pa si Lebron. Alam mo kung bakit pinipilit pa ni Kuya Lebron? Bakit? Kailangan niyang gawin to para kay Kayla. Ah, tama. Kailangan niya. Siyempre, ayaw niya naman si Hypebeats sa makita ni Kayla sa dulo oh, ng ano. Kayla, oh, tama. Dulo ng walang hanggan. The Grand Finals! Na. Niluluto na. Ang galing. Kaso, uy, dinepros yung yelo. Dinepros yung yelo. Nawala, pero look at that. Si Hypebeats, tatamaan siya dito ng Thunder Strat. Wala pa si Hypebeats. Kaya pa! Kaya pa! Di pa tapos! Hindi pa tapos! Di ba, kaya to guys! We can do this! We oh! Okay lang yan, bro. At doon natapos ang laban. Ang galing. Hi,